Pamilyang talentado. Ang pamilya Luyon na mula ni Nuno hanggang kaapuhan ay mga musiko. At buong pamilya Aquino na ang galing naman ay sa pagmomotorsiklo. Humanda ng mamangha sa astig na tugtugan at karerahan. Sa mataas na rampahan ng mga talented families, kasi nasa dugo yan. Para silang magbabarkada kung magkarera, pabilisan, paunahan. Pero ang mga riders na ito, sa maniwala kayo o hindi, ay iisang pamilya. Sila ang pamilya Aquino, ang pamilya motorsiklo ng Antipolo. Huwag ka na raw magtaka kung bakit lahat sila magaling magmotor. Kontrolin mo yung dahil si Daddy Mel ay kilalang coach ng off-road motorcycle trail riding. Ready, gas! At tulad ng kanyang mga anak, maaga itong natutong magpatakbo ng off-road motorcycle. Yung family ng lolo ko is more on mahihilig din sa motor, yung mga uncles ko. So parang nasa pamilya na eh. Since then, nakita ko nga yung uncle ko, lumalaro na rin ng motocross. Pinapaluid ko siya sa nandang love ako nung nakita ko yung kung paano gamitin yung motorsiklo. Dahil wala pang eskwelahan para sa mga off-road riders, ang mga tito niya ang naging coach niya. At hindi tumagal, sumali sa mga kompetisyon at naging kampiyon. Pero dahil nasa kanilang dugo, maaga siyang nagretiro at mas pinili ang pagtuturo. Patong lagi yung daliri dito sa treno. Bakit? Anytime na magkaroon ka ng mapipisil mo siya. Na-inspire ako magturo kasi parang ang tawag nga nila sa akin, pastor ako ng mga motor, ng mga rider. Sinasabi ko yung pagtuturo in a way na parang kailangan malaman nila kung ano yung mali at kung ano yung tama sa pagmumotor. Hanggang sa nakilala at napaibig niya si Vinium. Pero kung ang ibang babae naniniwala sa kasabihan na basta rider sweet lover, si Vinium takot na umangkas noon kay Mel, the off-road rider. Naging witness ako ng maraming aksidente. Close friends, family, kaibigan. Sa harapan ko, yung ganun, nakikita ko talaga sila. Kaya sobra yung trauma ko sa motor. Ang takot ni Vinium, inalis ni Mel. Ginamit nito ang kanyang pagiging coach sa pagmomotor. At mula sa paangkas-angkas niya, ngayon, isa na siyang mommy off-road rider. Na-overcome ko yung fear. Hanggang ngayon, meron pa rin. Siguro hindi mo na talaga matatanggal yun. Pero sabi nga nila, yung proper knowledge, know-how, yun talaga yung magpapalakas ng loob sa'yo. Kung si Mommy Vinium may takot pa rin, Gina G naman ang kanilang tatlong anak sa off-road racing. My name's Austin and I'm a rider and assistant coach at Myotech. My name is Zoe and I'm a lady rider at Myotech. My name is Melvin Rezaquino and I'm 5 years old. Ang magkakapatid tulad ni Daddy Mel, bata pa lang namangha na sa off-road motorcycle riding. At dahil coach nga si Daddy Mel, hindi na ito nagdalawang isip na turuan ang kanyang mga anak kahit na sa kanilang mga murang edad. Nag-start po ako magmotor nung nasa subdivision po kami. May motor po kami na scooter lang. Then naturuan po kami ng pinsan namin na magmotor. Tapos eventually po, bumisita po kami kila mama, then after po noon, dito po ako nag-start sa PW. Talaga namang nakakamangha ang Aquino siblings. Si Austin ay ang pinakabatang coach sa pinakaunang off-road school sa Pilipinas, ang Myotech. Sa age ko to, may mga natuturuan na ako. So, sa mga iba dyan na kasing age ko, pwede nyo rin gawin to, pwede nyo na rin gawing hobby. Mas matakot sila yung wala silang alam kasi in case of emergency, magagamit nila yan. At least marunong sila magbike. Tsaka okay naman eh, hindi naman talaga siya nakakatakot. Ano lang siya, nakaka-intimidate lang sa una talaga, pero masaya. At ang pinaka-star ng pamilya, ang bunso nilang si Ezra. Dahil sa edad na 5 taong gulang pa lang, marami na itong naiuwing corona sa pangangarera. Nag-start siya ng 2 years old, nakikita ko na siya. Strider bike siya, yung balance, yung strider bike na walang pedal. Then pagdating ng 2 years old, tinuruan namin mag
PW, 3 years old, may balancer. Pagdating ng 4 years old, tinuruan na namin walang balancer sa first competition niya. Motocross sa Dabson, Batangas. Sa likod ng kanilang murang edad ay may narating na ang tatlo sa off-road racing. Pero hindi pa rin sila nagpapabaya sa kanilang online schooling. One, two. Most of his races kasi weekends, bumabiyahe kami Friday pa lang. So minsan Friday, along the way, it's either nagka-clash siya or bago siya kami umalis magka-clash siya. Ganun. So minsan may karera siya, weekdays nandun kami, nagka-klase siya sa track. Nakilala na natin ang pamilya Aquino na sa pabilisan sa pagmomotorsiklo, hindi papatalo. Mamaya, makikilala naman natin ang pamilya Luyon na sa tugtugan talaga namang rak-rakan. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Pamilya Aquino na sa off-road racing ay hinding-hindi papahuli. Yan ang pamilya Aquino ng Antipolo. Pero dito naman sa Parañaque, nakilala namin ang pamilya Luyon na mula pa sa kanilang kanununuan hanggang kaapu-apuhan, hindi papahuli sa tugtugan! Si Edil, galing sa pamilya ng mga pianista. Ang lola, nanay at kanyang mga tito, lahat magaling magpiano. Bata pa lang si Edil ay sinasama na siya ng kanyang mama. Sa tuwing ito'y maiimbitahang tumugtog sa malalaking hotel sa Maynila. Kaya naman si Edil maagang namulat sa mundo ng musika. Nung race school pa siya, hinighiling niyang tumugtog talaga ng piano, lalo yung guitar. Hanggang pagdating niya ng high school sa Don Bosco, walang ginawa kundi tumugtog, sumasali sa banda. Yung academic niya, naiiwanan niya, tugtog pa rin siya ng tugtog. Kahit na piano ang kinalakihang instrumento ni Edil, mas gumaling daw ito sa pagpapatugtog ng gitara. Ito ay naging daan niya para makilala at kumita. May mga barkada kang tumutulak sa'yo na, oh, tugtog ka naman dito, jamming. Na natuwa sa ganung setup. At dahil matitinik daw ang mga musikero, sa pagkanta-kanta niya, nakilala ang kanyang naging napangasawa. Meron akong project since parang nag-theater ako. And he makes mga minus one. Meron ganun. So yun, parang doon, nag-usap-usap kami, ganyan. Lagi na kami nag-uusap. Nakabuo ng pamilya ang dalawa. Mayroon silang tatlong anak na lahat nagmana din sa kanila na magaling sa musika. Hello, my name is Phil Ryan and I play the drums. Hi, my name is Nala and I play the piano. Hello, my name is Kree and I play the bass. Dahil miyembro ng bandang Rise High ang mag-asawa, kumpleto sila sa instrumento ng banda. Naturuan nila ang kanilang anak na tumugtog ng bawat instrument. Kaya mula sa kanilang pagiging duo noon, isang banda na silang pamilya ngayon. Na-discover ko po yung talent ko po nung tinuruan na po ako ni Dad and lagi na po kami narinig ang music and nagustuhan ko po. Mga 7 po years old. Doon po ako nag-start ng song na John Mayer. Tapos po, doon po ako yung first level ko po nag-start mag-bass. Tapos nung mga 8 or 9 na ako po, mga next level na po. Mabilis na natutong tumugtog ang mga anak ni Edil at Lura dahil na rin sa pagsama-sama ng mga bata sa kanila sa mga gigs. Malaking factor nun. Especially pag yung mga kids mo, nakita ka na nag-enjoy sa ginagawa. At para mas matutukan ng mag-asawa ang talent ng kanilang mga anak, naka-enroll ang tatlo sa isang homeschool program. Dahil importante pa rin naman daw para sa kanila ang edukasyon ng tatlo. They need to study first. School works. Kung meron silang parang lecture with the teacher, you should attend.
you should do your seat works or homework or kung ano man before practicing. Yun din yung pinag-uusapan namin lagi. At mula sa kanilang simpleng bonding sa music, nai-invite na rin ang pamilya na tumugtog sa mga events. Ang kanilang kanta, ang sariling komposisyon na Superhero. Maging si Direk David Chua, napahanga sa kanya. So sa kanya, nung pakita ko pa lang, pagtapak pa lang niya doon, ramdam na niya yung energy ng crowd eh. Maging si Lola Lourdes, proud na proud sa kanyang mga apo. They should always play from the heart. Ha? Sa puso manggagaling lahat. Ha? And they're doing this not for themselves, but for the people around them. Nakakamangha nga naman ang pamilya Luyon at pamilya Aquino. Pero tunay nga bang namamana at nasa dugo ang isang talento? Kung ang creativity is because of the fact na ang mga parents nila musician, tapos nakikita nila as they grow old na musician yung mga ano to, pwedeng na-acquire yun. Nagkakaroon ng hilig. So definitely, nabubuo yung talent. Sa pamilya, hindi naman importante kung magkakaibang inyong kinakahiligan. Ang mahalaga ay ang pagsuporta sa bawat isa. Dahil anuman ang inyong gagawin, basta't kasama ang buong family, tiyak solid at tunay ang saya. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.